Hello guys! Maraming salamat sa muling pagbisita sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay isishare ko sa inyo yung aking skincare routine. Skincare! Oh, diba? Nag-skincare na ako. Well guys, hindi naman talaga ako mahilig mag-ayos ng mukha ko. Hindi ako mahilig mag-ayos ng buhok ko kasi hindi naman ako ganun ka-conscious. Kumbaga, wala akong pakialam kahit ano pa hitsura ko. Parang ganun ako. Pero ngayon kasi parang isip ko din na syempre mas madalas humaharap ako sa camera, nagvo-vlog na rin ako. Syempre parang naisip ko din na oo nga no, syempre kahit paano maging presentable naman yung mukha natin. Presentable! Yan. So, i-share ko lang sa inyo guys kung ano yung na-discover ko na pwede naman pala natin gamitin sa mukha natin. Kahit na hindi siya ganun ka-loud, parang hindi siya ganun kagastos. Yun, guys. So, sige, simulan na natin. So, kailangan maghilamos muna tayo ng mukha natin. Naghilamos ako kanina pa. Kanina pa yun. Oo. Yung mukha kasi, guys, talagang oily. Parang, halimbawa, sa umaga, pag gising ko, pag naghilamos ako ganyan, parang ang sarap-sarap ng mukha ko. Sarap-sarap. Kinakain ba yun? Kaya parang ang sarap-sarap sa pakiramdam. Yung parang nababanat siya, ganyan. So, okay. Wala talaga akong ginagamit na sabon in particular. Kahit anong sabon ginagamit ko, wag lang yung sabon panlaba. Oo, malala yun. Kahit anong sabon ginagamit ko na siya, ang importante, malinis yung mukha. And then, yun. So, pagkatapos ko maghilamos, nilalagnag to toner ako, and then pagkatapos na naglalagay lang ako ng moisturizer. Pero, yung share ko sa inyo ngayon is kapag lumalabas tayo. Well, ito talaga, pwede itong i-apply sa mga lalaki, pwede rin itong i-apply sa mga babae din naman. Kasi nga, hindi ito ganun ka-bold eh. Kumbaga, hindi masyadong halata na naka-makeup ka or meron kang ginamit sa mukha mo. Well, ang pag-makeup naman ay hindi naman masama eh. Kumbaga, gusto mo lang magmukhang presentable yung mukha. Hindi ka naman maglalagay dyan ng para ka ng clown, tapos meron mo pa eyeshadow, ganun. Walang ganun. Oo, skincare lang talaga to. Para lang talaga mapanatili nating maayos, malinis yung mukha natin. Alright? So, simulan na natin to guys. Yon. So, pagkatapos ko maghilamos ng aking mukha, ay syempre, kailangan kong mag-toner. Yeah. Para mas malinis yung mukha natin, natatanggal yung mga excess na dumi, na hindi nakuha ng paghilamos natin. Ang ginagamit ko is anti-aging toner with glutathione, tapos moisturizer na siya, and then vitamin E and collagen. Ito yung ginagamit ko. Ito, mag-focus ka, hoy. Oh, ayan. Yan, derm care. Ito yung ginagamit ko. So, ang gagawin natin dito, maglalagay lang tayo ng very, very light. Grabe, no? Malapit na siyang maubos. Actually, paubos na siya. Oo, yan. Paubos na siya, kailangan ko nang bumili. Ito ay nabili ko to sa halagang, sa Manila, pag binili mo talaga to sa shop, this is 100 pesos. Pero pag sa mga retail na, may kumukuha ng bakal sa baba. Yeah. So guys, ito pag binili nyo sa shop talaga ng derm care, this is only 100 pesos. Pero dahil nabili ko to sa mga retail, nag-range siya ng 120 to 150. So, apply lang natin. Yan. Kailangan daw pag naglalagay tayo ng mga ganito, cleanser, circular daw yung motion. Pero di ba ang hirap gawin? Lalo na pag baku-baku yung mukha mo. Hindi siya tuwid na daan. Naglaho na siya. Yan. So, ganyan yung gagawin natin. Tsaka, sa mga lalaki din, medyo makapal yung balbas, galiin nating mag-shave 2 to 3 days para mas malinis tignan yung mukha natin. Ayan. So, okay na siya, guys. Napapansin nyo yung mukha ko, maraming mga butas-butas. Dahil nagkaroon ako ng pimples noong high school ako. As in, sobrang dami. As in, lahat ng mukha ko merong pimples.
Yun. Pero nung pumunta na ako Manila, nung nag-college na ako dito, nagsawa na siya. Yan. Ayaw niya na tumubo. Alam niya kung bakit? Wala ng space. Wala ng lugar para sa kanya. Makahugot. Ayan. Tignan niyo guys. Yan. Ganyan kadumi pa yung mukha ko. Nagilamos na ako niya na. Alright? So, guys, after natin maglagay ng toner sa ating mukha, ang sunod ko namang inilalagay ay ito. Aloe Vera Soothing Gel. Ito yung parang ginagamit kong pinaka-moisturizer. Mabibili nyo to, maraming klase nito sa Watsons. This is only 200 pesos. Yon. So, ito talaga nilalagay ko kasi parang malamig siya sa mukha. Tapos, after mo maglagay nito, yung naging effect niya sa akin is, ito siya. Ganyan lang. Nagiging malambot yung mukha, tsaka mabilis niya i-absorb. Mabilis siya i-absorb ng skin. Kalat lang natin siya dyan. Actually guys, pwede niyong ilagay ito kahit pati sa buhok. Kasi di ba aloe vera naman to. Ang kagandahan nito, this is alcohol free. So wala kang mararamdaman kahit anong hapde or whatever. Kasi di ba, sometimes pag nagsasabon tayo tapos maglalagay tayo ng cleanser, minsan mararamdaman natin parang medyo mahapde. Ito, wala. Wala kang mararamdamang hapdi at all kasi less yung alcohol content niya. Yan. So, ito na yung pinaka moisturizer ko. Yan. Pwede mo na ito ilagay sa buhok mo. Ganyan. Ito nilagay ko kanina eh. Kaya okay pa rin yung buhok ko hanggang ngayon. Okay! Ano to? Yan! So, nalagyan na natin ng moisturizer. Hayaan natin siyang matuyo saglit. Ayan, habang pinapatuyo natin yung moisturizer o yung aloe vera, ito siya, oh, 99.85% aloe vera. Prinomote talaga, oo. Prinomote talaga. Ano to? Bayad ba ako dito? Ano to? Paraben free. Hindi ko alam yung paraben or whatever. Alcohol free and no artificial color. So, yung kulay niya talaga is transparent. Yung aloe vera talaga. Actually, guys, gumagamit naman talaga ako ng aloe vera kahit dun pa sa boarding house ko, sa Masbate. Gumagamit na talaga ako. Meron kasi kaming halaman sa likod. So, kumukuha ako noon. Tapos, pinabalatan ko lang siya. And then, yun na yung nilalagay ko bago ako matulog. Yeah. So, sobrang sarap. Yan. Yan. Butas-butas yung mukha ko, diba? Pero better na siya kasi hindi siya dry. Na-moisturize na siya, which is mas gusto ng face natin na mo-moisturize siya. Yan. So yung sunod naman nating ilalagay guys ay bumili din ako sa Watsons nitong BB Cream Anti-Wrinkle. So tinanong ko yung tindera doon. Tindera? Yung sales lady doon. No, tindera sales lady. Natural yung pinili ko kasi binabagay yan sa complexion ng skin. So, medyo maputi ako. Medyo maputi. Maputi talaga ako, guys, in person. Marami nga nagtatanong sa akin kung meron daw akong lahing Kastila, lahing American. Wala akong lahi. Totoong Pilipino to, Pinoy na Pinoy. Well, hindi naman na natin masasabi kasi, di ba, tayo mga Pilipino, hindi naman talaga na tayo pure Filipino kasi nga, sinakop na tayo ng napakaraming mga mananakop dito na. Kayong mga mananakop kayo, hindi talaga kayo makakabalik sa amin eh. So, BB Cream Anti-Wrinkle, this is 220 pesos. Yan, apply natin siya. Kailangan guys, medyo tipirin natin kasi mahal to. Kailangan guys, saktong-sakto lang ilalagay natin. Sa babae, okay lang, medyo masumobra. Pero sa lalaki, parang sa akin kasi, ayoko. Ayokong sumobra masyado. So, kailangan sobrang sakto lang yung ilalagay na. Yan. One time kasi napasobra ako, so parang nagmukha akong, alam nyo yung ano, yung mga nagko-commercial ng, yung mga Chinese na nagko-commercial ng mga skincare products na sobrang puti. Parang ganun. Yan. So yan na lang muna. Tignan natin. Ikakalat natin siya. Hindi ko alam kung paano magkalat. Wala akong pangkalat eh. Wala akong pangkalat. Ano bang pangkalat?
Wala akong sponge. Sponge! Sponge ba tawag doon? Wala akong... Ha? 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 Beauty blender. Beauty blender? Beauty blender. Sinasaksak ba sa kuryente yon? Ha? Hindi. Naku, mahal pala yung ano beauty blender kasi sinasaksak pala yun sa kuryente. Sinasaksak. So, ganyan-ganyan lang, guys. Ano na siya? Parang sponge. Ah, yun. Oh, yung parang sponge. So, kailangan even, guys, yung pagkakakalat natin ng ano, ng BB cream. Ba't parang ang dami? Sobra ba? Sobra ba, guys? O sakto lang? Sakto lang? Sobrang puti na ba? O kulang pa? Makapakute. Ayan. Okay na ba? Okay na ba, guys? Natanggal yung mga ano ko, dry skin ko. Okay pala itong BB cream, guys. Tinatanggal niya yung dry skin natin. Ayan o, para ako naghilod. Napaghahalataan eh. Hindi naghihilod ng mukha. Ayan. Ayan na, guys. So, hindi halata na naglagay ka ng sa akin. Parang hindi halata. Ayan. So, okay na. Kulang pa ba, guys? O, okay na. Okay na? Okay na, di ba? Ayan, okay na. Okay na daw. Yan. So, pagkatapos naman yan, nilagyan na natin ng liquid foundation. Liquid foundation ba to? Yun nga, liquid foundation to eh. Ito. Ah. Mas fresh tignan. Kasi diba, lalo na kapag oily yung mukha mo, parang ang pangit tignan. Eye bags ko. Yan. So, pagkatapos natin maglagay niyan ay... Wala. Ito yung pinaka-cheap kong... ano. Pagkatapos nyan, pinapatungan ko na lang siya ng... powder. Baby powder. Oo. Baby powder na lang pinapatungan ko. Actually, merong binibenta... Tapon. May binibenta pa sa akin. Kaya lang, sabi ko, hindi na kasi baka sobrang pumuti na ako. Kasi maputi na ako yun. Gusto ko lang yung pang anti-stress tignan. So, maglagay tayo ngayon ng powder. Konti lang. Maganda sana meron tayong ano. Beauty blender. Tama ba 'yon? Yung parang sponge. Pero pang ano lang 'yan, liquid foundation and liquid concealer. Ayan. So ayusin natin yung kilay natin ah. Kailangan 'wag sabog yung kilay. Ganyan dapat pang malakasa. Akin lang ang asawa ko. Yan. Okay na, guys. So, yan. Sana magaya nyo rin to. Gusto nyo gayahin itong mukhang to. Hindi nyo magagaya to. Nag-iisa lang to sa mundo. Naiiba. Naiibang hayop. Hayop! Yan. So, guys, maraming salamat. Yan na yung kinalabasan ng ating skincare routine. So, hindi siya halata, guys. Promise. Yan, sa malapit. Yeah, mas naging malinis. O, wala na tayong magagawa kung yung skin natin ay may mga butas-butas. Wala na tayong magagawa dyan. Ang magagawa na lang natin is kung paano tayo magmukhang better than sa mukha na meron tayo. Oo. We should always be proud of our face. Our face. We should always be proud of ourselves no matter what. Kasi wala namang ibang magsasabi kung sino ka at kung ano kay. Ikaw lang din naman. Ikaw lang ang nakakakilala sa sarili mo. So dapat, mahalin natin yung sarili natin. Mahalin natin yung mukha natin kahit ano pa yan. Be confident! Yan, kaya magmula sa araw na ito, tandaan nyo to, guys. Magmula sa araw na ito, Martes ngayon, Miyerkules bukas.
Tandaan nyo yan. Alright! Maraming salamat guys sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to. Hanggang sa susunod! Bye!